Kung gabi ang dilim ay lagkat. Grabe talaga, bestie. Sobrang proud ako sa iyo today. At mabuti na pagsabihin mo yung si Kong Corpus, nakakaasar. Maggie, I'm ready. Eme. Okay na. Yes, Kong. Undoubtedly, sinasadya niya ito para asarin ako at pagtawanan. She knows na malaki ang investment ko sa Ratana, tapos ganito ang gagawin niya. Ano ba? Akala ko ba kinausap mo na siya? I did, ma. And so, what? You can't control that woman? That woman is my wife. Wala ka na sa wheelchair, pero para ka pa rin imbalido, di mo pa rin siya makontrola. So you're blaming me for everything, ma? Well, I'm just saying, because... This is both our fault. Kung ba't di natuloy yung project. And as much as hindi ko napauo si Rita, ma, hindi nakatulong kung paano mo siya tinrato. You know that, ma. If you were just a little nicer, baka sakaling napauo natin siya. Peterson, nakainom ka. Ito tayo, dahil congresswoman ka na. Tungkol ba ito sa Ratana? Ano ba naman yung isang boto para sa business? So okay lang sa'yo? Na maganda yung business pero hindi naman maganda yung long-term effect dun sa lugar? Han, protektado na lahat ng business engagements kay Mr. Han. At napakadaming tao na umaasa sa project na yun. So you tell me, am I being selfish? Han, hindi mo kasi naiintindihan yung sinasabi ko lang naman. Naman si Rita, siya na naman ang pag-uusapan niya. Yeah, I mean, guys, think about it. The great congresswoman of Esperanza. Woo! Daig na daig ka, bro. Kenneth, please tell your wife, this is such a lovely gathering. Oh, no, I was very surprised. Buti nga naasikaso niya eh. She's a very busy woman. Apat ang anak namin. Lahat sila may schoolwork. So, sir, thank you. Thank you very much. Speaking of kids, bro. Yes. Musta? Oh my goodness, shoot! Nakalimutan ko, wala pala silang mga anak, sila ni Kong Rita. Sorry. Sorry. Rita, kailan niyo mabalak magkaanak ni Kong Rita? Ang bagal mo naman, bro. Peterson, sorry ah, but you have to forgive me. Yun ba yung dahilan kung ba't wala pa? May problema kasi sa emilya mo. Ganyan yung tingin mo sa akin. I'm just being
considerate husband. Pagtapos ng term ni Rita, bubuntisin ko siya. Nawa lang ako, humingin ng time out eh. Pero ano pa nga ba, di ba? Kailangan ituloy ang serbisyo ng Alvarez. Rita. Rita. Noon? Hindi, si Manang to. Peterson, pwede bang ligpitin ko na yung lamesa? Mag-aalauna na kasi baka mapanis ang pagkain. Salamat, Manang. Nagising nga pa. Happy anniversary, hon. It's okay. Alam ko naman busy ka sa trabaho. Yes, but hindi yun excuse. Alam ko naman pressured ka. Yes, but still, it's not enough reason to forget. So? Anong dahilan? Bakit mo nakalimutan? Kasi yung asawa mo, gago. Gago talaga. Insensitive pa niya kasi pinag-antay ka niya. Sinayang niya pinrepair mong din. Kaya yung asawa mo ngayon, baka pwedeng bumawi ng sobra. Pwede ba? We both know na hindi yun yung dahilan. What is wrong with you? Kagabi, sinabi niyo sa akin may oras today si Mayor para makausap po. Ngayon, nandito na ako, tsaka niyo sasabihin sa akin na hindi siya pwede? Sir, something came up with Mayor eh. Siguro next week na lang. Next week? Next week, mamamatay yung mga tao sa baryo namin. Kailangan malaman ni Mayor yung problema to. Sasabihin ko na lang ho. Tawagan na lang ulit kita. Hihintay ko si Mayor. Dahil sa aksidente na nag-cause ng coma kay Mr. Alvarez, may nerve or ugat sa brain niya ang na-damage at yun yung nagkukos ng erectile dysfunction or yung hindi pagtindig ng ari.
At based sa mga result ng test ni Mr. Alvarez, sterile siya dahil sa low sperm count niya. If you want, we can conduct more tests. Doc, tama na. Ayoko nang marinig yung mga sinasabi. Pali! Pali! Ayaw na sinasabi! Nag-worry ka na nabastos yung doktor. Sa akin, di ka nag-worry. Paulit-ulit nila sinasabi na may diferensya ako. Kanap nila tayo ng iba opinion, ha? Hans, ilang doktor na ipinuntahan natin. Ulit-ulit lang nila sinasabi na kung anong problema sa pagkalalaki. Hindi naman ako tangay. Pare, pagdul... Mamamatay na lang tayo dito? Hindi natin hahayaan yun. Eh, Dok, kung lumapitan tayo kay Kong Rita, di ba? Tama! Tama! Kasi bagong politiko yun, pakikinggan tayo nun. Papakitang gilas yun eh. Eh, dapat lang. Kasi binoto ko pa naman din siya. Ako din. O, yun, Dok eh. Lapitan na natin. Punta natin bukas. Sige! Puntahan na natin pagkatapos itong meeting. Pero ayusin muna natin yung mga bagay-bagay dito para bukas dire-diretso yung trabaho. Yung tubig, naasikaso mo. Sino? Ang tinrabaho mo. What? Anong tanong yan, ha? Galing siya? Nasarapan ka ba? Nasarapan ka! Ha? Bakit hindi ka makasagot? Are you thinking of an excuse? Ano? Nagulat ako kaya hindi ako nakasagot! And no, hindi ko alam kung masarap kasi hindi ko naman natikman o kung ano man si Congressman Regalado! Nakakita ka lang ng picture na may kasama akong lalaki, yan agad itatanong mo sa akin! Ita, ayoko nang kung ano! Ano yung ginagawa mo! Shortcut!
Basag na, Eo. Basag na. Kailangan na nating itapon. Pag pinilit mo, lalo ka lang masasaktan. Pinapangako ko na makikinig sa'yo. Mamahalin. Mamahalin kita. Peterson, I promise to be your loving wife. Makikinig ako sa'yo. Pasisayahin. Mamahalin kita. Tara, malinig tayo. Peter! Sorry! Ano? Ah, sige! Bilis! Sige na! Uy, pwede pa ang mamahal mo. Your service, my love. Uy, dito sa yung damit ko. Rita. Tama! Tama! Kasi bagong politiko yon, kikilos agad yun, papansin niya tayo. Pero naging smooth sailing naman nung natanggap na namin yung isa't isa. And yeah, that's love para sa aming mag-asawa. Salcedo Makatangay Family Hospital. Tapos, magpapakasal tayo. Dahil lahat ng pinangako ng asawa ko ay tutuparin ko, at lahat ng sinimulan niya ay ipagpapatuloy ko. Thank you.
dahil di na kita kayang pasihin. Kaya mo na sarili mo, ganun ba? Nangahasar ka. Bakit may mali pa sa'yo? Hindi naman itong box. Regalo sa akin yan nila, Meggy. Dahil di na kita kaya paligayahin, ganun ba? Wala akong sinasabing ganun. Huwag mo nang pinamumukha sa akin! Lahat na sinasabi ng mga doktor! Na may diferensya ako! Wala akong pinamumukha sa'yo! Sinusubukan ko lang lahat na makakaya ko para ma-excite ka, para mabalik ko yung dati! Rita! Huwag mo nang pumukha sa akin na inutil ako! Na-aksidente ako! May sakit ako! Alam ko yun at hindi ko ginusto yun! Yun nga yun eh! Yung nagka-problema pagkatapos ng aksidente, pero mas malalaman pa na yung tama dyan sa utak mo! Kapunta! Han, sabi sa akin ni Kyle, nandito ka. Please, I'm so sorry. May kalali ka na. Okay. Sige. Magsalita. Han. Isang taon na lumipas simula ng aksidente. Isang taon na rin tayong ganito. Nakakasawa na. Alam ko naman. Hindi na kita na nasa-satisfy. Hindi yun. Hindi naman kita pinakasalan dahil magaling ka sa kama. Hindi lang naman tungkol doon yung pagsasama natin. Hindi ko to gusto yung nararamdaman ko kasi parang hindi na kita kilala. Parang hindi na tayo masaya. At nakakatamak yun. Kasi kung hindi na tayo masaya, bakit pa tayo nandito? I'm so sorry, please. No. No, please. I'm so sorry. Please. Sorry, please. Sorry, please. Ikaw, Peterson, what do you want? Katulad din nung gusto niya. Gusto ko rin nung mabalik yung noon. Pero gusto ko rin po yung pangarap namin. And that is? Makabuo na isang masayang pamilya. Gusto ko namin makabuo ng anak. Do you agree with him, Rita? Pangarap niyo ni Peterson ang magkaanak? Then, you have a common ground to work on your relationship. That's good. IVF is when a woman's eggs is fertilized outside the body. Either ang gagamitin ay ang egg cell or sperm cell ng isang couple or donated egg and sperm cell ng iba. At sa kaso niyo po, dahil hindi makapag-produce si Mr. Alvarez ng sapat na sperm, maaari po tayong kumuha sa sperm bank or yung tinatawag nilang directed donor. Or di kaya kung may kakilala kayong willing na magbigay ng sperm. But of course, kung ayaw niyo mag-undergo ng ganitong procedure, another option is ang mag-ampon. Thank you.
Sigurado po ang gusto mo mag-IVF? Yes, hon. We have the luxury unless gusto mo mag-ampon. Yes. Marami naman mga bata dyan na walang pamilya. Pwede natin kunang baby pa lang para sa atin lumaki. Hon, I know you have a very, very big heart. That's why I love you. Pero ang gusto ko itong bigyan ng anak. Yung kadugo mo. Pero sperm ng ibang lalaki. Hindi ko. Han, I don't know. Pero nalala mo sabi ng marriage counselor, we need to find our common ground. And our common ground for this IVF is you. So, I'm married to you. Kadugo mo siya. We are interconnected. Pwede pong pag-isipan ko muna. Pero, hon, please let me fix our marriage. And let me fix it through this.